Biba Babes, mga ganyan, something like that. Ano? Dito ay naipangako ko, naipapakita ko, no, yung ano ni Francis, ano, pag once na nakalaya siya, sabi ko, ipapakita ko naman. Good morning po, Sir Jung, no, yung si Lady Man. Ano ni, papakita ko yan. So, ayan, papakita ko yung video, no. Ayan po yung release order na hawak niyang papel, no? At syempre, ayan po, no? Uy, amin yung gano'n. Ayan po yung release order ni Francis Leo Antonio Marcos. Ayan pong nakalagay dyan ay BGMP po yan, yung si Attorney Orlando Danguel, ano? Ayan po ay katatapos lamang ng bar exam, 2023 po yan. At makikita niyo sa kanyang tarpaulin, 2023. Ngayon yan, katatapos lang, no, si Bondok, no, at yung mga nakapasa pa, no, yung sa Cebu na, no, kumasa rin yun, no, naglawyer, no. Saliram Gamer, hello, 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 hello. Monton, no. So dito ay pinapakita lang namin, no, na nakalaya na talaga si Francis. Nakalaya na po siya, so... yun yung naging problema natin, ano, napagkat, yan, sa Liram Gamer, maraming hindi naniniwala or hindi nila matanggap, no, na si Francis Leo Antonio Marcos ay malaya na. Malaya na po si Francis. At, nag-send nga siya, no, nag-forward siya niyan, yung video na yan, no. Ayan po lang. Ayan na. Yan yung. Bali, pinapakita niya dyan, no, yung release order, no? At pakikita niyo na si Francis ngayon ay hindi na nakadilaw, no? Usually, nakadilaw yan. Diba? Nakadilaw. At oh, sabi nga ni Eding Bukayo, eh, no? Ang ubod ng sinungaling dito, tape. Ito, hindi ito tape. Yung mga tape defender, ang sinungaling, 10 years daw. Eh dito, lumalabas ang mga sinungaling dito, basher, hindi na rin makakalabas. Sabi ko, natagalan, na-delay. Diba? Pero kung natama lang, alam nyo, guys, hindi dapat inabot ng 3 years yan, eh. Walang kasalanan yung tao, Francis. Kaya lang yan inabot ng 3 years. Sa tingin ko lang, kapabayaan din ng mga nasa paligid niya. Wala din kasi siyang sariling ano, eh. Yung pamilya na masasabi na talagang mag-aasika sa kanya, 'di ba? May kapatid siyang lawyer or may. Pero kung meron 'yan, talagang bubusisihin lahat, pati warrant of pares, no? Pati mga isinampang kaso. Kaya dito dapat sinabi ko sa Supreme Court. Dahil nga mapagmalabis itong ahensya ng gobyerno iba, kinakailangan merong kang legal remedy para doon. Thank you, Gloria De Castro, no? Ayan, bali ang mangyayari po niyan, ano, dahil nga nakalaya na si Francis, ang mangyayari, mamimigay siya ngayon ng salamin. Hindi ko na alam kung yung Bataan, alam ko naka-schedule yan, Bataan, ano, buong Bataan. Pinakamalaki yung Bataan. Tapos Cebu. Of course, Cebu, siyempre, baka pumunta na Cebu. Hindi ko alam kung baka pumunta pa siya ng Japan or... hindi ko alam, eh. Basta tang sinend lang sa akin ni Boss, yung video na yan, no? Sabi, pakalat niya para malaman na talagang ano na, no? Nakalaya na. Thank you, Lord, nakalaya na si Pandemic Hero. Sabi na Lalaine, hindi pasukat, ano. Ayan, no, nakalaya na po yan pagkat siya po ay may hawak na ng release paper, release order, at makikita naman natin nasa BGMP siya, palabas na po siya, at pwede na siya magdamit, no, ng casual, no. Kasi saka nasa labas na yan, no. Hindi na yan nasa piitan. So... naka yung damit niya ay casual na. Ibig sabihin, naka-civilian na siya, civilian clothes na siya. Sapagkat siya may release order na, kaya nga po siya ngayon ay nandoon sa isang safe na lugar na kung saan ay maraming mga police or mga security ang nagbabantay kay boss, no. Sapagkat si boss ay multi
trillionaryo na nga ito eh. Kaya ang nangyari dyan. Ito na nga mga idol, ang kanyang release order ni Boss Francis Leo Marcos sa kanyang paglaya, at marami pa rin ang hindi naniniwalang mga basher na nakalaya ng ating idol na si Boss Francis Leo Marcos. Ayun, so comment reaction tayo dito mga idol, at panoorin ang susunod na video. Kung siya ay bibigyan ng bail, no? Halimbawa lang, no? Sa aking estimate, no, kung magbe-bail ang taong to, mababa na 5 milyon. Mababa na 5 milyon. Pero kung mahirap ka lang, kumikita ka ng magkano lang, tulad ko, aduka, baka 500 pesos lang ako. Sabihin, hindi natatakbo yan, 500 pesos, malaki na sa kanya. Unlike kung kay Francis de Antonio Marcos. Malaking, kasi ibabase yan sa laki ng kita mo eh. Ibabase yan sa laki ng kita, sa maraming mga consideration doon, ano? Talagang nakakapanindig balaibo lang. Kasi nga, matagal na rin namin hindi na sisilayan si Francis nagla-live. At eto nga, dito na, may release paper na. At marami pa siyang video na i-release. Marami pang mga kasunod yan, ano? To prove na nasa labas na siya. Okay na, pumaka na ako. Hindi maitago yung ang galak eh, nasa puso, at yung bang hindi mo maalis talaga yung saya na meron kang hawak na papel, no, na release order. Okay na. At saka in civilian clothes, no? So kasi maraming papers yan eh, na kailangan mong pirmahan, kailangan mong ipasa. Bibigyan ka ng release order, no? Yan eh, paglabas mo ng BGMP, no? Sa guardhouse, siyempre, papakita mo yung papel na ikaw ay malaya na. Ayan po yan, yung pinapakita. Yung video na yan, yung pinapakita na po yan, yan po ay pinapakita na yung paglabas na po niya. No? Kung ako magkamali, yan po ay na-release kahapon, no? 19. Kahapon lang yan. Kung ako magkamali, 19. Kahapon lang yan. Ng mga tanghali siguro yan. Kung ako magkamali. Yan ang tansya ko dyan, ano? So, yan po yung proof, no? Na yan pong hawak niyang papel at yung kanyang pananamit po at saka niya yung haircut niya po ay sinanimus po yan doon sa kanyang pagkasalita kagabi na umakit kagabi yan sa mansion eh. At live yun at binati niya mga tao, yan din ang buhok ni Boss. Ayan o, yan yung gupit niya rin ka. Yan din yung gupit niya, no? May maiksido sa gilid. At yan po yung gupit niya. Kagabi rin. So, ibig sabihin, yung haircut niya kagabi at yung haircut niya diyang hawak niya ay halos isang oras lang ang pagitan. Kaya nga. Oras lang naging pagitan. So, masaya, masaya. Masaya ang FLM family sa development na ito. No? Siyempre, sino ba namang hindi maano rito eh, ang tagal natin inantay na makalaya ang isang Francis Leo Antonio Marcos. At hopefully, sana marami pa siya matulungan ng mga hikahos, mga walang makain, walang bigas, no? At tingin ko ay buong Pilipinas ang mabibiyaan ng salamin at bigas. Ngayon nakalaya na siya, ay tingin kayo magpapatuloy pa rin yung advocacy niya dahil nung nasa loob siya, eh tuloy-tuloy naman din, no? Yung kanyang pagbibigay ng humanitarian. At eto nga, no, kaya ako nag-vlog, no? Nagmimigay naman ako, chinelas naman.